iniulat na isang source na ipinag-utos umano ni US President Joe Biden sa US Coast Guard na magpadala kaagad ng mga barko sa West Philippine Sea upang tulungan ang Pilipinas na harapin ang mga ginagawang agresibong aksyon ng China sa nasabing karagatan. Ipinaliwanag ni US National Security Advisor Jake Sullivan sa mga reporter na kailangan umanong magpadala kaagad ng mga barko ang US Coast Guard sa West Philippine Sea dahil sa tumitindi umanong tensyon ngayon sa Ayungin Shoal. Sinabi ni Sullivan na ginawa nila ang hakbang na ito upang mapigilan ang paglala ng sitwasyon sa Ayungin Shoal na kung saan regular na nagsasagawa ng resupply mission ang Armed Forces of the Philippines para sa kanilang mga tropa na nakatalaga sa BRP Sierra Madre. Nagbanta din siya laban sa mga agresibong aksyon ng komunistang bansa at sinabi na hindi sila magdadalawang isip na aktibahin ang Mutual Defense Treaty nito sa Pilipinas kung susubukang galawin o saktan ng Chinese military ang mga Pilipino troops sa Ayungin Shoal. Samantala, sa ibang ulat, nagkasundo umano ang Pilipinas at United States na paigtingin ang military engagement kasunod ng serious escalation ng China sa West Philippine Sea. Sa pinagsamang pahayag mula sa mga departamento ng depensa ng dalawang bansa, sinabi nitong Biyernes na ang kasunduang ito ay naabot ni Philippine Defense Chief Gilberto Teodoro Jr. at US Defense Chief Lloyd Austin sa isang pag-uusap sa telepono. Pinapuri ng mga kalihim ang kamakailang bilateral na kooperasyong militar kabilang ang bilateral na layag noong nakaraang buwan sa baybay ng Palawan at nangakong pataasin ang bilis at saklaw ng pakikipag-ugnayan ng US Philippines, ang sabi ng readout mula sa dalawang departamento ng depensa. Nangako rin sina Austin at Teodoro na dublihin ang pagsisikap na palakasin ang bilateral na koordinasyon, interoperability at suporta para sa modernization ng Armed Forces of the Philippines. Itinuring ni Teodoro bilang isang seryosong pagtaas ang mga barko ng China ay tumama sa isang resupply boat na kinontrata ng Armed Forces of the Philippines, gayon din ng Philippine Coast Guard vessel sa panahon ng rotation and resupply mission para sa grounded BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Matapos ang insidente, inulit din ni Austin ang pahayag ni Pangulong Joe Biden na ang Washington ay may bakal na pangako sa depensa ng Maynila sa ilalim ng Mutual Defense Treaty na nilakdaan ng dalawang bansa noong 1951. Pinalakas ni Secretary Austin ang suporta ng US para sa Pilipinas kasunod ng Coast Guard ng People's Republic of China at mapanganib na pagharang ng militya sa dagat sa isang misyon ng resupply ng Pilipinas sa Second Thomas Shoal. Tinalakay ng mga kalihim ang insidente noong October 22, partikular ang mapanganib at labag sa batas na mga maniobra ng People's Republic of China na nagdulot ng banggaan sa mga barko ng Philippine Resupply at Coast Guard na naglalagay sa panganib sa kaligtasan ng mga sasakyang pandagat at tripulante ng Pilipinas. Muling pinagtibay ng mga kalihim na ang Mutual Defense Treaty ay umabot sa mga pampublikong sasakyang pandagat, sasakyang panghimpapawid at sandataang lakas ng parehong bansa upang isama ang Coast Guard kahit saan sa Pasipiko upang isama ang South China Sea.
nag-deploy ang US Navy ng isang warship malapit sa Ayunin, Seoul upang bantayan ang ginagawang resupply mission ng Armed Forces of the Philippines at masiguro ang kaligtasan ng mga barko ng Pilipinas sa lugar. Sinabi sa report na dineploy ng US Navy ang isang Early World class destroyer na USS Benford malapit sa Ayunin, Seoul at sinabi na hindi mahagilap ang mga barko ng Chinese Coast Guard sa lugar habang isinasagawa ang resupply mission. Ayon sa pahayag ng tagapagsalita ng Pentagon na si John Kirby na dineploy nila ang USS Benford upang ipakita sa China na nakahanda ang US military na tulungan ang Pilipinas sa mga misyon nito sa West Philippine Sea. Sinabi niya na kailangan nilang suportahan ang resupply mission ng Armed Forces of the Philippines upang maiwasan at matigil na ang mga ginagawang panghaharas at panggigipit ng Chinese Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas. Sinabi rin sa report na sasagutin ng China ang hindi mabilang at hindi masusukat na pinsalang idinulot nito sa kapaligiran ng Pilipinas, sinabi kahapon ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla habang ibinunyag niya ang desisyon ng administrasyon na ituloy ang pagsasampa ng environmental case laban sa Beijing sa harap ng isang international na hukuman. Ang isang katulad na kaso na may level na krimen laban sa sangkatauhan na isinampa ni dating Ombudsman Conchita Carpio Morales at dating Foreign Affairs Secretary na si Albert De Rosario laban kay Chinese President Xi Jinping ay ibinasura ng International Criminal Court noong 2019 dahil sa kawalan ng jurisdiction. Ang desisyon na ituloy ang pagsasampa ng kaso ay dumating matapos ang pakikipagpulong ni Remulla sa tagapagsalita ng Philippine Coast Guard na si Jay Tarella, gayon din sa mga legal expert kabilang ang kilalang environmental lawyer na si Antonio Oposa at dating Solicitor General Francis Jardelisa na bahagi ng legal team na nakakuha ng tagumpay para sa Pilipinas sa arbitrasyon case nito laban sa China sa Permanent Court of Arbitration The Hague noon 2016.